Okay, so muli tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa vlog na ito, muli nating pag-usapan ang Manila City Hall. At balikan nga natin kung ano na kaya ang itsura ngayon ng Manila Clock Tower. Panoorin ito. Noong 1901, ang Manila City Hall ay binubuo ng Oregon Pine na sumasakop sa ikatlong bahagi ng lugar na ginamit ng kasalukuyang gusali. Pagkatapos ng 31 years na pag-ukupa, iminungkahi ni City Engineer Santiago Arteaga na palitan na ang lumang gusali dahil ang sahig nito ay marupok na at upang maiwasan ang biglang pagguho sa dami ng mga tao sa kahabaan ng mga korehidor at pasilyo. At sa kalaunan ay giniba ang lumang Manila City Hall. Taong 1930s, isang bagong City Hall ang itinayo na may magkakatulad na mga bintana sa lahat ng panig. Dinisenyo ito ni Antonio Toledo, ang parehong arkitekto na nagtayo ng Finance and Old Legislative Buildings na parehong katabi ng bagong City Hall. Natapos ang konstruksyon taong 1941 bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay isa sa mga struktural na casualty ng digmaan na lubhang napinsala sa pamamagitan ng pagbubomba sa panahon at labanan at kasunod ng paglaya ng Maynila noong February 1945. Sa tulong ng hukbo ng Estados Unidos, ang Philippine Commonwealth Army at ang pamahalaang lungsod, ang City Hall ay muling itinayo bagamat hindi nasunod ang orihinal na mga plano nito. Antonio Toledo was the architect responsible for the design of the current Manila City Hall, which exhibits a neoclassical style. Juan Arellano's design, which had an Art Deco style, was supposed to be used for the City Hall, but Arellano quit the project and was replaced by Antonio Toledo. Shortly after its construction, the City Hall had a floor area of 8,422 square meters and had around 200 rooms. The building sits on a trapezoidal shape of the lot in between the legislative and post office building. Ito ang pinakamalaking clock tower sa Pilipinas na umabot sa halos 100 talampakan. Namumukod-tangi sa gabi kapag ang kabuuan ng tore ay umiilaw. Bawat oras, 3 beses nilang pinapatugtog ang kampana na nagpapatuloy ng isang himig. Naging icon na ito ngayon sa lungsod ng Maynila. The clock tower was first renovated during the time of Mayor Atienza. Second time was after Estrada won in 2013.
The clocks upgraded and digitalized so that it will always be synchronized with the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration, ang PAGASA, for the Philippine Standard Time. Under the Estrada administration, there were plans to establish a coffee shop in the clock tower, and the first two floors of the tower had been turned into a spacious hall. It was also adorned with LED lights that shifted colors. These were changed into stationary white light after Isko Moreno took over as a mayor in 2019. Hello mga kaisubero, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Thursday mga kaisubero. Ngayon ay July 13, 2023 and ang oras na natin is alas 10 ng umaga. So nandito tayo ngayon sa Manila. Yan yung SM Manila, tapos ito yung Manila City Hall. So nandito tayo, syempre alam nyo na dahil pupuntahan natin ang Clock Tower dito sa loob ng Manila City Hall, ano? Pasok tayo. Okay mga kaisubero, so nandito na tayo sa loob ng Manila City Hall. Ayan. So pagpasok dito, bawal pala ang walang face mask. Kaya naka-face mask tayo, ano? Ayan. So yung Manila City Hall Clock Tower, merong ano siya, by appointment mga kaisubero. Hindi pwede ang walk-in. So kailangan mong mag-book online. So ilalagay ko na lang sa screen yung ano kung saan kayo pwedeng mag-book sa mga gustong mamasyal dito sa Clock Tower. So yung schedule namin is sa alas 10 pa naman. Ayan, so mag-aalas 10 na. 9:50 na ng umaga mga kaisubero. Okay, so dito sa loob ng City Hall, mas maaliwalas. Ano? Hindi kagaya dati na masikip. So itong mga photo na to during World War II, ano? Alam nyo ba yung nire-reclaim sa Manila Bay? So ito yung itatayo nila mga kaitsubero. Ayan. So, Horizon. Horizon Manila. So meron siyang three island. Island 1, 2, and 3. O Island A, B, C yata ang tawag nila. Lawak ano. Kaya makikita nyo yung Manila Bay.
ang lawak nung kanilang tinatambakan doon, ano. Ayan. So ito na yung Manila Clock Tower. So nandito na nga tayo sa Manila Clock Tower Museum dito nga sa loob ng Manila City Hall. So bali ito ay libre, walang bayad, pero kailangan nyo lang mag-book online sa kanilang Facebook page. So ilalagay ko na lang yung kanilang Facebook. So yung appointment namin today is 10 o'clock hanggang 10:30 lamang. Halika, pasok tayo. Okay, so ito yung magiging coffee shop dito sa taas mismo ng clock tower. Ayan. So hindi pa siya open. Parang library nila, no? Okay, so ito na yung pinaka fifth floor. So kung makikita nyo dun sa lumang video natin, makikita nyo talagang luma itong hagdan. Pero ngayon, na-restore na talaga nila, no? Ayan. Ganda na, hindi na nakakatakot mga kaitsugero. So meron ng box yung mismong clock. So ito yung nakikita natin sa labas na malaking relo. Ganda na, hindi na nakakatakot pumunta rito. And so ito na yung last natin sa pinaka, ito yung pinaka tore. Nakit tayo. So dito hindi na siya air conditioned. Mainit na. Lalong-lalo na siguro kapag tanghaling tapat. Sobrang init na dito. Buti na lang muulan. So ito na yung pinaka-tore. Mga kaitsubero, kung saan lumipad si Darna. Hindi ako nagkakamali, si Vilma Santos yun eh. Pelikula niya na Darna. Ayan. So dito sa pinaka-tore na ito mga kaitsubero, dati nandito yung mga ilaw
Kaya kung makikita nyo from afar, sobrang liwanag dito. Ayan. Pero ngayon tinanggal na nila yung mga malalaking ilaw dito sa loob. Ayan. So dito matatanaw natin ang Intramuros. So dito naman sa side na ito mga kaitsubero, makikita natin ang SM Manila at saka yung lumang building ng GSIS. Ayan. So sino sa inyo ang nakakaalala ng lumang building ng YMCA? Ayan. So dito siya dati kung saan nakatayo ang SM Manila. Ayan, dyan mismo. Baba na tayo. Okay, so ulitin ko lang, ito yung pinaka fifth floor, sixth floor doon sa may pinaka tore ng clock tower, ano. Ayan. Okay, halika na, baba na tayo kasi 30 minutes lang yung maximum natin dito sa loob ng clock tower. Tapos dito libre dito mga kaitsubero. Kailangan mo lang talagang mag-book online sa kanilang page. Search nyo na lang Clock Tower Manila Museum. Ayan, doon lang kami nag-message and then ayan, sumasagot naman kaagad sila. So ulitin ko lang, walang bayad dito. Walang entrance fee. So ulitin ko lang ulit, 30 minutes lang yung pwede mong itagal dito sa loob. So most probably magbubukas itong coffee shop dito sa Manila Clock Tower Museum by the end of July or siguro by mga first week of August. Ayan. So hindi pa kasi nila sure kung kailan siya bubuksan.